So ayan mga ka-solar, two inverters na same ang configuration ng battery at yun ay 24 volts at same ang rate o yung power rate niya na 3000 watts na chinards nung dalawang inverter na ito na magkaibang inverter pero same ang specs. Ang isang battery bank natin na 24 volts at yung battery bank natin ay CATL 280 amp hours na prismatic cells. So, okay, magandang hapon mga ka-solar. Ako ay nagbabalik para sagutin yung tanong ng isa sa ating mga subscribers na pwede daw bang magsabay ang AC charging ng dalawang inverter sa iisang battery bank. Halimbawa, ang isang inverter ay one solar at ang isang inverter ay SNADI pero ang i-charge na battery ay 24 volts pero isa lang, or is it possible to charge one battery pack using two different inverters with the same battery configuration pa 24 volts. Nakikita ninyo rito ngayon isang 24 volts na SNADI 3000 watts at ito ay 24 volts din ay one solar toroidal inverter. Okay, so nakikita nyo naman nag-green dito, ibig sabihin nag-function yan at nag-charge yan, kina-charge tong ating 24 volts na battery pack. Ito ay prismatic cells at 280 amp hours itong isang battery pack na ito at ito ay 8 pieces. Inuwitan natin ng BMS na smart BMS na 150 amps. At ang gagawin natin, since ito ay umaandar na at nagpa-function na yung AC charging, ganun din ang gagawin natin dito. At mamaya ay imo-monitor natin. Okay mga ka-solar, no? Sa ngayon 26.7 itong charge ng ating battery bank na 24 volts. Okay? At umaandar ito ngayon, itong ating 1 solar toroidal inverter. Ayan. So AC input. Charging na yan ngayon ang status. So nagcha-charge na yan. At ipapaanda rin natin ito at titingnan natin kung magbabago agad ito. O subukan natin ha. I-charge natin. Ayan, automatic ito mag-on pagka sinaksak natin dito. Ayan. So nag-on agad. At nakita nyo may input na 230 volts. At itong alternating current symbol ay nag-function na. Ayan, lumabas na dyan. Ibig sabihin ay chinacharge na. At tingnan natin ngayon yung charge. Ayan, tumaas bigla. Tumaas bigla, nasa 27.6 na. Kanina ay nasa 26 point something lang. So ibig sabihin, sabay na ngayon na nag-charge itong SNADI inverter. Ito. At saka ito. Itong ating one solar. So, paano nangyari yan? Paano nangyari? So, tingnan natin ang connection. Ito yung connection ng DC input para sa SNADI. Yan, may kita nyo, 24 volts. At dito naman yung sa DC input ng one solar. So, ito ang BMS. At pagdating sa negative na connection, parehas na itong negative na ito ay dumaan sa siyan. Ayan. Ito ay papunta sa negative side ng negative port ng breaker, circuit breaker. At tumuloy dito sa negative terminal ng DC input ng one solar toroidal inverter. At kung titingnan naman natin ito, tutuntunin natin itong negative na galing sa siyan. Ayan, ito. Ito ay papunta naman dito sa negative terminal ng SNADI. Ayan. At sa ngayon ay charge na actually. So, nasagot na natin yung inyong katanungan kung possible ba o hindi. So, ayun. At nakikita ninyo na mataas. Mataas ang charge agad. Dahil ang charging rate nito ay nasa 60%. Okay. Samantalang ito ay nasa C6. Ang equivalent ng C6 pagdating sa charging ay nasa 30 amperes. Gagamit tayo ng amp meter. Tingnan natin kung ilan talaga yung pumapasok na amperahe papunta rito sa battery. Okay? So ito ngayon ha. Ito yung SNADI. At titingnan natin dito kung ilan
ilan yung ampirahe yung pumupunta dito? Okay, so ilan ba yan? Ayan, no, nasa 23.9, ayun, nag 24 fluctuating. Yan ang ampirahe na pumupunta dito sa battery galing dito sa inverter through AC charging. Ayan. So, hindi pa umabot ng 30 amperes. At ayan niya, 23. Pupuntahan naman natin doon sa solar toroidal inverter. So, tingnan natin kung ilan. Ayun, so medyo mas mababa ng konti pero close din dun sa snuddy inverter, no? So yan ang amperahe na na-charge dito sa battery na 24 volts. Ayan. At dahil dyan ay titingnan natin kung ilang watts nagagamit pagka nagkakaroon ng AC charging na kagaya nito. So, off muna natin, ano? Itong ating AC charging. Ayan. Ayan, bibitaw ito. At ikakabit natin ngayon itong ating watt meter. Ayan. So, dito na natin, i-connect. Mag-automatic naman yan na mag-on. Ayan. Mag-on na. Ayan. So, tingnan natin kung ilang watts. Ayun, 759. Okay. So, 761. 759, 757, 756. So, nagpa-fluctuate lang, ano? Nagpa-fluctuate lang yung watts. Ayan na, nakako-consume. So, nagte-charge ito ngayon. Okay. Itong AC charging, papunta ron sa battery. At, ayan na, 756 watts yung nakako-consume. Okay, mga ka-solar. So, ngayon naman, titingnan natin dito sa one solar toroidal inverter. Titingnan natin kung ilang watts ang nagagamit from AC charging. Tingnan natin. Ayun, pumalo na. Aha. 1.3. Pumalaw na ba yung relay? Ayun, nag-blink na. Ibig sabihin, nag-charge na. So, sabay na uli na nag-charge ang one solar. Ayan. At yung ating snuddy inverter. Ayan. So, tingnan natin. Medyo mas mataas lang dito sa one solar toroidal inverter. Kasi almost 900. Balikan natin yung snuddy. Snuddy nasa 762. So, ibig sabihin, mas mababa yung charging ng snuddy. Pagdating sa power or yung sa watts, mas mababa, no? Ayan, no? So, 757, 59, ayan, 759, 65. At tingnan natin dito naman sa one solar toroidal inverter. Ayan, no? 775, 783. Medyo mas mataas ng konti. Medyo mas mataas ng konti kumpara doon sa snuddy. Ayan. So, tingnan natin ngayon doon sa loob ng bahay. Kasi ito, itong setup ko na ito ay nag-charge, okay, through AC charging. Pero dito sa ang ginagamit ko dito na inverter para ma-produce yung AC na 220 ay yung aking EA Sun na hybrid off-grid and on-grid inverter, no? Pero naka-set yun sa off-grid ngayon. So titingnan natin kung ilan yung consumption at ilan yung harvest. So, ibig sabihin, kung makikita natin yung consumption, kung mataas man yun, nakikita natin na dahil dito sa pag-charge ng one solar, ayan, yung nagbi-blink. At ganun din dito, snuddy. So, snuddy plus itong one solar inverter, pag kinumbine natin yung watts, 778, ayan, nakikita natin yung na ito ay nakakontribute dun sa total ng power na kinoconsume through AC charging. At makikita natin yan sa inverter dun sa loob ng bahay. So, okay mga ka-solar, nandito na tayo sa loob ng bahay at gaya nga na sabi ko kanina, itong load na ito, itong load side, ito yung sa battery, ayan, may watts din naman dito. At ito yung na-harvest.
So dito sa load side na ito, sa 2.2 or almost 2.3 eh. Kasi ito, ayan, nag 2.2 na, 2,231 watts. Ayan, so yan ang total na nako-consume ng load sa bahay. Okay, so kasama na dyan yung ref at mga electric fans na gumagana sa ngayon. And syempre yung pinakamalaking contribution dyan ay yung charging natin ng AC na dalawang ginagamit natin. Isang SNADI inverter na 3000 watts and 24 volts at saka isang one solar toroidal inverter na 24 volts din and the same na 3000 watts. At yung charging nga natin kanina sa SNADI ay halos nagpa-fluctuate lang sa 760 watts. And in addition to that, yung one solar toroidal inverter ay nasa 780 watts. So itong 2000 na ito ay total na ito, total power na consumption ng buong bahay at kasama yung mga ibang appliances. So balik tayo doon sa ating dalawang inverter. Okay mga ka-solar, ayan o, halos hindi naman lumayo doon sa power. Ayan yung kulay yellow na 778, 787, mga ganun, ano? Para dito sa one solar toroidal inverter natin. At tinicharge itong battery bank. Ayan. At check din natin itong SNADI. Sa SNADI, ayan, nasa 748. Oh, 748 na yung watts na nakukonsume through AC charging. Ayan, ito naka-on ito. So, tuloy-tuloy na nag-charge dyan. Mga ka-solar, ano, i-check lang natin yung temperature ng ating battery. Battery, ilan? Nasa 38 degrees. Ayan. Ito, tingnan natin itong inverter na SNADI. 41. Mainit. Mainit. Nag-42 pa yung SNADI. Okay, itong one solar. Check natin kung gaano kainit. 39. Ayan, mainit. Medyo mainit. Ito nga, circuit breaker. Check natin. 42. 42 degrees. Circuit breaker yan, ha. Circuit breaker ng SNADI. Check natin yung circuit breaker ng one solar toroidal inverter. Ayun, 42 din eh. 42, 41. Check natin yung shunt. Oh, mataas. 49, ano? Dito sa terminal. 39 lang. So, ayan mga ka-solar. Two inverters na same ang configuration ng battery. At yun ay 24 volts. At same ang rate or yung power rate niya na 3000 watts. Na chinards nung dalawang inverter na ito, na magkaibang inverter pero same ang specs, ang isang battery bank natin na 24 volts at yung battery bank natin ay CATL 280 amp hours na prismatic cells. So ayun, at bago ako magpaalam mga ka-solar ay abangan ninyo ang review ko naman sa features ng SNADI at saka itong one solar toroidal inverter. At medyo mas mahaba-haba yun kaya bibigyan natin ng time. Ang ginawa natin ngayon ay simpleng comparison lang doon sa charging ng dalawang inverter sa isang battery bank. So ayun, at maraming salamat sa panunood at kita-kita tayong muli sa susunod na video ng ating SolarEnz YouTube channel. Hanggang sa muli, SolarEnz.